A group of Vice President Lenny Robredo keeps on claiming, I don't know to them, but to us, no, sa amin, ano sabi nila, take the supreme sacrifice. And I think you know it also. Now, kung meron mang supreme sacrifice, Marlon, yung number two should do and thank start you, Brian. Initiating the supreme sacrifice. Let Lenny withdraw. Yun! Palakpakan! Withdraw Lenny. That's the if you love your country, kasi sila, ang laban lang naman nila, laban lang kay Marcos. Di ba sinabi naman niya yan? Kaya siya tumakbo, gusto lang niyang labanan si Marcos. Senator Ping tumakbo kasi may o-offer siyang services. Yung galing at husay niya sa haba ng panahon ng paglilingkod niya. Ganon din si Secretary Norberto Gonzales. Ganon din si Manny Pacquiao. At ganon din po ako. May inaalay kaming trabaho. May inaalay kaming solusyon. Pero very clear, let me remind each and every one of you, BP Lenny said so many times, many, many times, and the Yellows said so many, many times, not to Marcos, not to Marcos, not again, not, never again. So it's always about the Marcos. It's not about you. Then, it seems... Ayan, isa pa yan. Ito yung something na pinarealize niya through this press con. That Robredo is running not because concerned siya tao o concerned siya sa mga ordinaryong Pilipino. As a matter of fact, sinabi pa nga daw niya, okay, dito kay Isko at saka kay Lacson, na hindi siya tatakbo at mag-unite lang sila para labanan si Marcos. Sa madaling salita, Robredo is so obsessed with Marcos. Yan ang totoo. Obsessed na obsessed siya at gusto niyang matalo lang si Marcos. Hindi niya maisip na supposedly siya na ang next dapat eh, kasi vice president siya, tatalunin siya ng isang Marcos. So, hindi ho para sa bayan ang kanyang sinasabi, ang kanyang nais mangyari. Pumasok na lang yung para sa bayan nung hindi na nag-agree si Isko at saka si Lacson at si Pacquiao na sumama sa kanya. Diba nauna nagkaroon ng unit talks na sinasabi, ito nga yung sinabi, alam nyo before that, before pa niyang presko, naikwento na sa akin ni Yormi yan. Na alam mo ba nung nagkaroon ng unit talks? Grabe, ang sinabi sa amin, magsama-sama kami, mag-unity kami, mag-unify kami, tapos ako ay labanan lang si Marcos. At wala siyang planong tumakbo daw. Okay? Yan ang sabi. Pero kita naman natin. Kita naman nun natin, nung hindi sila nag-agree, ano nangyari? Kinabukasan daw. Ito yung sabi mismo ni Yorme. Kinabukasan daw. Abay, pink na lahat ng kulay. Ito literal. Sinabi niya na nung gabi na nag-usap kami, wala daw siyang planong tumakbo. Mag-unify daw kami against Marcos. Hindi pumayag. Hindi pumayag si Lacson, hindi pumayag si Pacquiao, hindi pumayag si Isko. Kinabukasan, pink na lahat. Tapos nag-declare na ng kandida si Lenny Robredo. Sa madaling salita, abay sinungaling di umano ha. Sinungaling daw na hindi tatakbo pero lahat, napalitan na lahat ng kulay. Imaginin mo yon. Wala kang planong tumakbo pero lahat ng dilaw, napalitan mo kagad ng pink. In the blink of an eye, abay malupit ka pa pala sa rapture ha. Napalitan mo kagad ng pink. Ibig sabihin, niloloko lang niya yung makakausap niya. Alam mo, dito sa presko na to, lumabas dito na yung pagkasinungaling ni Lenny sa kanilang mga sinabi ni reveal. Ganun o katindi. Ganun o kababaw. Ganun o kababa.
ang grupo ni Tony Robredo. Bintang-bintang sila na sinungaling si Marcos, eh, ganun din pala sila. Diba? So ano ibig lamang sabihin nun? Matagal na nilang kinukumbinsi itong mga iba na sumanib sa kanya. Umanib sa kanya. Kaya nga nakakabilib eh. Alam mo, nakakabilib. Although ako syempre gusto ko si Lacson mag-ano rin, mag-withdraw. Pero nakakabilib din at the same time kasi they are fighting this race because they believe sa ibang sa kanilang pinaglalaban. Hindi dahil sa ay sino man nanalo, ay dapat matalo to. Ay walang ganun. Naniniwala sila that they have the solution. That's why they're running. Ngayon, matalo man sila. Okay? Taas doon naman nilang hinarap at hindi sila nag back out. Diba? Yun ang importante dito eh. There are only 3 weeks remaining, more or less, hindi naging effective yung laban nila. Kasi nga, personal, higantihan, away lang. Now, I am. Yan ha, nilinaw niya yan. Kasi meron mga nagsasabi, bigla daw bumaloktot si Lacson. Hindi ho bumaloktot si Lacson. Ito ho, papakita ko lang ha, wait lang. Ha? Kasi may, ay hindi ko pala nasave dito, pasensya na. Sandali, nasave ko sa isa eh. Papakita ko lang ha. Ito yung sinabi ni, ha? Kasi sinasabi nila bumaloktot daw si Lacson kesyo nagbago daw ng isip. Pumihit daw bigla. Ito yung pinalalabas ngayon sa TikTok. Eh, ang linaw naman ho dito. Papakita ko lang ho. Ayan, ha. Ayan. Sandali, ha. Mayor Isko lang po yun. Papakita lang natin. Wait a minute. Ayan. Sandali lang po. Pasensya na. Hindi naman ho, una-una, wala hong sinasabi o nilinaw naman ni Yorme na siya lang ang nananawagan. Yung withdrawal eh, ni kay Mayor Isko lang po yun. Sinabi naman niya yun, siya lang. Oh. Diba? Kita niyo yun? Nakita niyo yung post ng itong Twitter na ito? Oh. Sinasabi na kesyo... Yung withdrawal eh. Takot sa number 2 tapos ito, laglaga na uli. Yan yung sinasabi niya. Yung nag-post din ito, may saltik din eh. Walang nilalaglag si Lacson. Wala! Sinagot lang niya yung tanong. Kasi, oh, di ba, si ano, pinag-withdraw si Lenny. Oh. Sa totoo lang, ina-adjit nga siya nung media. Eh, oh, ano sagot niya? Ano ba sinabi ni Isko? Oh, di ba, sinabi naman ni Isko, ayan, oh, tinan niyo ha. Kay Mayor Isko lang po yun. Sinabi naman niya yun, siya lang. Oh, di ba? So, tatanong, parang ang ganda ting, tatanong mo pa, sinabi na nga niya yun eh. Alinaw naman ang sinabi niya. Oh, ito yung part na sinabi niya. Oh, ito. Ah, oh, ayan. Basa, panoorin natin. There are only 3 weeks remaining. More or less, hindi naging effective yung laban nila. Kasi nga, personal. Higantihan, away lang. Now, I am calling for Lenny to withdraw. Oh. Kasi whatever you're doing is not... Alinaw. Alinaw na sinabi niya. We, ay! Oh, binawi niya pa nga eh. We, ay! Diba? Sinabi niya, ay! Ako ho nananawagan. O, oh, ito namang media, kesyo mapangano na... So, ikaw ba? Hindi yung ba nanawagan ng withdraw? O, sabi naman ni Lacson, ano ba sabi? Di ba sabi naman ni Yorme, siya lang? Ano ba sinasabi mo dyan? Oh. Eh, itong mga tanso, ayan na, bumanat na naman mga tanso. Keso, ay hindi pala, itong mga pinklawan. Keso nagsabi, oh, tingnan nyo na, umurong din, wala palang ano. Oh, di ba? Oh, eh, ano masasabi mo ngayon? Bentang, ano masasabi mo? Ay, nako, basta ako, ha? Mag-away-away kayo dyan. Basta, isa lang ang masasabi namin. Ano yun? Alam mo kung ano? Simple lang. Pagkakaisa. Magkaisa tayo. Magkaisa. Yan ang solusyon sa buhay nyo. Magkaisa. Ano magkaisa?
Ay, grabe talaga ang tanga talaga nito ni Bintang. Ay, to Angel, to Art, maraming maraming salamat, ha? Ang lupit talaga nito ni Bintang, ha? Manang mana. Ay, nako, pasingit pa kasi kung may commercial pa yun si Bintang, ha? Nadidistract tuloy ako. Ito, tuloy natin sinabi ni Isko. Effective against the Marcos. Withdraw, come and join us. Join us. Pwede pa, sab? Alam mo, muntik, buti na lang hindi ako pumunta dyan. Kasi pupunta sana ako dyan. Sisigaw sana ako yung sinabi niyang join us. Sisigaw sana ako, Daddy na lang, wag na lang, Yorme! Gagano sana ako Hindi mo sinabi niya, sabi niya kayo, no? Withdraw! Join us! Nandiyan siguro ako, mapapasigaw ako. Uy, wag na lang, Yorme! Ayoko kasama yung si Robredo! Buti na lang pala, hindi ako nagising. Kasi sabi, magising daw ako ng 11 a.m. Hindi ko care yun. At totoo lang, alam mo naman ako, selfish ako. Pagdating sa tulog, walang agawan. Jowa, agawin nyo. Wala man akong jowa. Pero tulog, wag nyong aagawin sa akin. Gulo lang. Gulo yan, sigurado. Pero alam mo, tama naman si Isko eh. Tama yung sinabi niya na hindi effective na yung ginagawa. It's time, Robredo, ma-realize mo na hindi ka mananalo. Kahit anong gawin mo, hindi ka mananalo. Kasi ang akala mo, kayo mga pinklawan, makinig kayo maigi sa akin, ha? Makinig kayo, ha? Ano nyo yung mga tenga ninyong puro puro tuli? Tutuli? Kahit anong gawin ninyo, ang taong bayan hindi pupunta sa inyo. Ayaw na ng taong sinusuka na kayo ng mga Pilipino, ang mga dilaw at mga pinklawan, sinusuka na kayo. Huwag nyo nang ipagpilitan. The only way para hindi manalo si Marcos ay mag-withdraw ka na. Yun lang ho yun. Mag-withdraw ka na. Kaya nga ni sabi ni ano eh, be a hero. O diba? A hero! Nali lang. Pakanta na naman ako. Mag-withdraw ka na, Robredo. Wala namang mangyayari sa ginagawa mo. Isipin nyo ha, 6 na taon. 6 na taon ang paninira ng mga pinklawan at dilawan. Wala namang nangyari. So dapat, change tactic na kayo. Ito na nga oh, binibigyan na kayo ng clue ni Yorme kung anong dapat nyong gawin. Ito na yung tactic na to oh. Lipat, eto, subukan nyo lang. Ito nga sinasabi ko nga, itong ginawa ni Yorme na ito, oo, marami magagalit dyan. Ito, halimbawa, ha? Ang dami nagagalit. Pero sino yun? Mga diehard, mga bulag na dilaw. Okay? Huwag na natin tawagin pinklawan, dilaw naman talaga yan eh. Sino pa nagagalit? Aba, syempre, yung kampo ni Joma. Oh, di ba si Joma nga may pinakita na ini-endorse niya si Robredo tsaka to si Kiko? So sino pa magagalit dyan? Eh, yung mga sigaw na sigaw sa kalsada, yan ang mga magagalit dyan. Pero yung taong matitino, sabi ko sa inyo, nagkaroon ng puwang si Isko. Pasab naman. Baka kami maka 3 points. Isa sa amin. It doesn't have to be me. It can be Secretary Norberto Gonzales. It can be Senator Ping. That is what we are saying. Time, total, nakapagnilay-nilay na sila. Ngayon, araw ng pagkabuhay ng Panginoong Jesus, bigyan natin ng bagong buhay ang ating mga kababayan Pilipino. You withdraw. Do the supreme sacrifice yun. That you are calling. It's not about the numbers. We know it's fake. Oh. Kita mo yan, no? Ang tigas, ang galing. Alam mo, panalo talaga ito sinabi ni Yorme. Dito na siya hindi nagpigil eh. Alam mo, ito, atin-atin na lang to ha. Anyway, ano lang naman tayo ngayon? 2007 lang naman tayo ngayon eh. Diba, hindi naman tayo masyadong maraming ngayon. So, 2007 lang tayo. Wag lang sanang ma-review nila ulit oh. Pero alam mo, every time, ito walang biro ito ha. Every time nag-uusap po kami ni Yorme, mainit ang dugo niya dyan sa mga pinklawan. Sabi ko sa inyo, alam mo yung pag nagkikwentuhan kami tungkol sa bansa kung anong nangyayari, kung paano tinulongges ng mga dilaw at mga pinklawan ng gobyerno, mainit ang ulo niya. Diyan, hindi lang niya mailabas.
Kasi siyempre, may timing. Lahat ng bagay may. Sabi nga, ito lagi niyong tatandaan. The right things, English ka na naman kasi, done in a wrong time is wrong. Basta yun na yun. Ah, pero the wrong things that is done on the right time can be considered right. Hindi, biro lang. Pero ang totoo ho nun, kailangan talaga ng timing. So, alam nyo, tuwing nag-uusap kami ni Yorme patungkol ko dito sa mga pinklawan, inis na inis ho siya. Yung kaplastika ng mga pinklawan, mga pagiging hipokrito niya, nila, naiinis siya. Kasi nga, alam niya, alam mo, pag ikaw, na dun ka sa inner circle ng politika, alam mo kung sino yung nambobola lang, alam mo kung sino yung nanararantado lang, alam mo yung kung sino yung bait-baitan sa camera, kilala naman nila isa't isa. Hindi lang mo siya makahirit, kasi siyempre, hindi pa timing eh. There's a perfect timing for everything. And this is the timing. Ito na ho yung timing na yun. Ito na yung perfect timing na dapat ilabas ni Yorme kung ano yung alam niya dito sa mga dilaw. Kung anong alam niya dito sa mga pinklawan. This is the right time. And again, ulitin natin ha, hindi ibig sabihin pumapabor sa kay Marcos. Ang maganda nga dito sa grupo nila, nagiging totoo lang. Kung sino makinabang, wala na ho silang ibang motibo kung hindi sabihin lang yung totoo. I guarantee you it's fake. It's not real. Because I do believe on what Senator Ping said. Hindi 50% o 60% ng Pilipino ay loyalist ni Marcos. Hindi. Sobra lang galit sa inyo. Kaya para kayo pagigantihan, boom, o doon pumupunta kay Marcos. O baka maliwanag yung sinasabi naman ni Secretary Norberto Gonzales. Panahon naman, ano ka muna? Sub. Upo ka muna sa Beta. Diyan ka muna sa Gedli. Ibang player naman. Let's see, there is time. Ample time. Baka. Posible. So, now, that is a straightforward. Kasi if they're calling us to take the supreme sacrifice, at pinanood namin sila, ang dami pa nila, di ba? Bloated pa yung mga numbers nila. 220,000. Kung ingat kayo, may Google Map ngayon. Masusukat ang lupa. Grabe naman yan. Oh, ingat kayo sa mga... Alam mo, tama yung sinabi nito isa, na real talk sila ni Yorme. Kaya nga ito eh, ito ha. Bakit sa tingin ninyo, apektadong-apektado itong mga pinklawan? Sa tingin ninyo ha, alam niyo kung bakit? Sa pool eh. Tinamaan. Kung hindi ka naman affected, kung yung sa tingin mo, birang... Wala kwenta, alam mo yun? Halimbawa, pag bumibira si Benta nga sa akin, hindi ko pinapansin. Bakit? Eh kasi wala namang kwenta eh. Walang sense. Di ba ho? Pero kung siguro kung merong kwenta at nasasaktan ako, abay babanat ako. Hindi ko tatantanan sigurado yun. Kasi tinamaan yung ego ko eh. Eh kaya lang dahil walang ano, walang dating, wala lang, tinatawanan ko lang. Naintindihan yung bigong sabihin? Di ba? Itong mga pinklawan, tinamaan. Kaya ayan, talagang sakit na sakit sila ngayon. Nagwawala sila sa Twitter. Sabi ko sa inyo, galit na galit. Oy, bakit na naman ako nadamay dyan, ha? Pinag-usapan natin si Robredo. Bakit ako nadamay, ha? Anong waiting kang banat-bay ka, ha? Kung hindi ka nasasaktan, bakit ako nakasali dito? Ay, ako nga pala ang pumilit dito sa'yo. Pinilit ka pala kita, animal ka. Pero salamat sa tulong mo, ha, banat bay, ha? Dahil sa'yo, dami kong kinikita. Dahil sa'yo, dami kong content. Kasi kung wala ka, wala akong content. Para akong tanga. Kasi wala naman akong isip, eh. Alam mo naman yung isip ko, kulang. Medyo, nung bata ako, medyo hindi ako pinakain ng bitamina ng nanay ko. Puro sabaw lang ng kanin, eh. Ay, pasensya na, ha? Banat bay, ha? Pero, huwag ka mag-alala, gagalingan ko para masaktan ka naman.
alam ko, doon mo lang sa ex ikaw nasaktan, animal ka eh. Oh, gusto mo ikwento ko, wag yan! Ikaw kasi banat ba eh. Wag mo namang inaano yung pinagkakakitaan ko ah. okay lang yan, sige na. Sige na, oh, pagpatuloy mo na para may content ako, ha? Banata mo si Robredo! Tapos mamaya, banata mo si Dayonior ah, para may content ako ah. Para sa susunod kong video, pagkakakita na naman kita. Okay, bye-bye! Oh, ayan nga ho sinasabi ko. Ito talagang si Benta nga, oh. Ano na yung binabanata nito eh. Ano si Benta nga, inimbitano natin yan para naman ho, masaya-saya tayo dito. Okay? Oh, eto na, tuloy na natin sinabi ni Yorme. Claim na ganyan. Eh kasi lahat pag puro fake, kaya ayaw ng tao eh. Oh, bakit? Kasi fake eh. Ay, fake grabe. Lagi. Lagi misconception, impression. Sabi ko nga sa inyo. Alam mo dati nga eh. Sabi nga niya eh. Alam mo na fake eh. Pati nga yung ano niya, fake eh. Sinabi sa akin ganun, pero hindi ko sasabihin sa inyo, baka mamaya, matrigger lalo yung mga pinklawan eh. Sabi niya sa akin eh, alam mo kasi yan, fake yan eh. Nung nag-usap kami niyan, puro fake ang pinagsasabi sa amin. Di ba pati nga yung ano niya, fake? totoo, nung sinabi sa akin ni Yorme yun, nagulat ako, sabi ko, ganito pala ito. Kaya lang, medyo tinatago niya pa, ayaw niya pang bumanat. Kaya nga nung nagkita kami, sabi ko sa kanya, Yorme, it's about time. Ilabas mo na kung ano talaga ito si Robredo. Kasi baka mamaya dumating ang panahon na pagsisihan natin na hindi natin dilabas kung gaano kapeke ito si Robredo. So yung nilabas niya na ngayon, ayan na, di ba? So sa FB, nagwawala din sila. Hindi, kasi alam mo kung bakit nagwawala yan, ha? Kasi ang ano nila ngayon, ang packaging nila, kawawang-kawawa si Robredo. Ang packaging nila ngayon, inaapi si Robredo, pinagtutulungan ng mga kalalakihan. Again, okay, makinig kayo. Yan o, syempre, ang magiging pananaw. Normal na magiging pananaw ng mga dilao, mga panatiko nila. Pananaw ho ng mga makakaliwa, mga kalahi nila, mga aktivista, mga ano. Yan ang pananaw nila. Normal ho yan. Hayaan ninyo. Dahil habang binabanatan si Yorme, magiging laman si Yorme ng news. Always remember this. Good or bad publicity, still publicity. Yan ang term na ginagamit sa showbiz. Pero sa politika, eto naman. Positive or negative news about you is still news. Okay? Ngayon, yung mga susunod, yun na ngayon yung diskarte mo. Paano mo makukumbinsi pa yung mga nawindang, ay, meron palang Yorme. Totoo, kasi marami ho dyan. Talagang hindi na nila kinukonsider na kandidato ito si Yorme tsaka sila Lacson. Ngayon na nakita nila na meron palang ibubuga, meron palang ibabanat ito, ha? Ayoko na doon sa mahinang nila lang na wala naman sinasabi. Dito na ako. Ngayon, ano naman ang reaksyon ng mga pulahan? Yung mga tanso naman, inggit na inggit. Minamaliit nila ngayon yung sinabi ni Yorme. Wala yan, ano lang yan, ganyan-ganyan lang. Alam mo kung bakit? Eto ha, makinig kayo. Yung mga dilaw, nagagalit kay Yorme. Mga kaliwa, nagagalit kay Yorme. Ah, binabanatan. Tapos pinalalabas sila, victim daw sila, ganyan-ganyan. Eto naman mga tanso, ano sinasabi? Wala yan, maliit na bagay yan. Wala, maliit lang yung ginagawa ni, walang kwenta yung press ko na yan. Wala, maliit lang yung ganyan-ganyan. Oh. Hindi nila matanggap na mahina yung nilalang nila at nananahimik lang. Oh, di ba? Hindi nila matanggap na meron isa pa palang leader na matikas. Oh. Ay, kasi siyempre, wala silang mapalado sa leader nila kung hindi pagkakaisa eh. Oh. So wala ngayong silang makita. Oh, mamaliitin nila ngayon si Yorme. Sasabihin nila, wala. Yung mga ginawa ni Yorme, yung sinabi niya. Pero sabi ko sa inyo, ipupusta ko sa inyo. Ha? Ito yung simula. Ito yung simula na
talaga magkakaroon ng eye-opener sa ibang tao. Ha? Kesyo humble, humble mo mukha niya. Humble. Tigil-tigilan niya nga ako sa humble. Alam mo, eto lang ha, makinig kayo. Kung talagang humble ang leader nila, humble dapat ang followers. Oh. Bakit to? Mapapansin niyo yan sa mga Iskonians. Si Yorme, tahimik lang yan, humble. Yan ang humble. Tingnan mo yung mga vlogger, tahimik lang din. Hindi bumibira hanggang dumating si Ninyo, tsaka si Banat Bay, tsaka si Coach Oli, tsaka si Dada, di ba? Doon lang nagkagulo-gulo. Pero nung una wala, tahimik lang, hindi ho yan. Kasi nga, yan ang talagang tunay na humble. Okay? Pero itong sinasabi nila, humble, tigil-tigilan nga nila ako. Excuse me, troll farm. Troll farm. Troll farm. Di ba? Pwedeng, sabi nga eh, ang mga politiko, magaling magtago yan. Kunwari, bait-baitan sa camera, pero meron naman palang ibang bumibira. Yan ang totoo niyan. Buhay ng tao ang nakasalalay dito. Anim na, hindi po kayo. Kaya if you want peace of mind, pwedeng pasab. Do the supreme sacrifice. Yun ang supreme, Marlon. That is the supreme. Brimo, sabi mo, number two ka. Ikaw ang nagparaya. Yan ang ano kabayanihan. Oh, galing talaga ni Yorme doon, ha? Oh, ibig sabihin niya, ikaw yung number two, di ba? Oh, ikaw, pinagmamalaki mo, number two ka. Oh, pag ikaw bumitaw, ha? Dahil ang dahilan mo para lang matalo yung number one, yan ang supreme. Huwag kaming pagbitawin mo. Ayan, galit na galit sila ngayon, di ba? Galit na galit sila ngayon. Bakit namang Yorme ganyan ko? Talaga bubula yung mga ilong nila ngayon. Bula-bula yung ilong nila. Yorme, malo kami. O, di ba? Totoo naman, o. Oh. So, ano nangyari? Tanungin ko kayo. Mabuti ba ang ginawa ni Yorme o hindi? Tanong. Nabalita ba si Yorme? Yes or no? Siya ba ang laman ng social media? Yes or no? Sinong pinag-uusapan ngayon? Si Isko o si Marcos? Yes or no lang, di ba? Kita nyo, ibig sabihin, dun pa lang, maganda ang resulta ng presscon. Maganda ang nangyari. Ngayon, yung mga susunod na araw, yan ang magdidikta kung yung presscon ba nagdulot ng boto para sa kanya. Ibig sabihin, simula pa lang. Binuksan niya pa lang yung pinto. Oy, may Yorme pa! May Isko! Di ba? Sa totoo lang, dito pa lang, nakita na natin kung sino may yagbols sa kanila ni Lacson. Sino ang merong talagang may tapang at leadership. Hindi ko naman inaapi si Lacson o yung si Secretary. Ha? Pero dito, nakita eh. Sino yung leader? Sino yung papalag kayo? Ganun. Diba? Nakita natin kay Yorme. Oh. Kaya nga ngayon, ano na panawagan ng taong bayan? Simple lang, withdraw Lenny. Diba? Dahil sa withdraw Lenny na yan, mag-ano na yan, mag-balls of fire na yan. Napaikot talagang ano na yan. Sana magkatuloy-tuloy na manawagan na si Lenny na mag-withdraw. Eh. Moments early.